Ngayon naman, since alam nyo na kung paano mag-compute ng mga iba't ibang statistical values natin using the long method, ituturo ko naman sa inyo yung shortcut. So, combination na ito ng mga measures of central tendency, relative position, measures of variability, and including na din later on pati sa regression, yung shortcut method niya. So, unahin muna natin sa measures of relative position, ganun. Hiwalay natin later on yung video para sa linear regression tsaka Pearson R correlation. So, dito, kapag gagamitin nyo yung pinadownload ko na calculator sa inyo, the first thing that you need to do is click on mode, and then may mga lalabas na option dyan. We have math for general calculations, and then complex for complex number calculations, and stat for statistical distribution calculations. Since we are talking about stat, i-click nyo itong option na yan. And then, pagka-click nyo, may lalabas na mga options ulit. We have data, inputting data with a statistical editor. Pangalawa is one variable calculate. Tapos dito sa baba niya, we have type of statistical calculation. Yung unang option dyan is one variable or single variable X. Piliin nyo yon, i-click nyo yon. And then pagka-click nyo kasi may lalabas na table. So sa akin kasi ginamit ko to kanina, may nakalagay na data, pero i-delete natin para makita nyo kung paano tayo mag-i-input. Okay? Ngayon, di ba makita nyo blanco na yung sa column ng ating X? Dalawang column yan, column ng X tsaka frequency. Huwag nyo nang pakialaman yung value sa frequency. Ang gagalawin lang natin is yung sa X. Okay? Ngayon, gamitin natin yung first example natin sa variance. Di ba we have 10? I-input nyo lang yung data. So, unahin nyo yung first number, tapos pindutin yung equal sign para mag-next. And then 12, equal sign ulit. 5, equal sign. 16, equal sign, 7, equal sign, 13, tsaka 4. Okay? Ngayon, i-double check nyo kung tama yung mga na-input nyo na data. Pwede nyo lang itong i-scroll up and down para ma-check nyo kung tama ba yung nailagay nyo na data. Ngayon, kung na-check nyo na tama, huwag nyo nang pakialaman yung frequency ha. Dapat tigi-isa lang yung value nyan. Okay? Ang next step is i-click nyo lang ang AC, tapos shift number 1. Pagka-click nyo doon, may lalabas na mga option ulit. That is data, tsaka one variable calculate. So, piliin nyo ulit yung pangalawang option, one variable calculate. Displaying statistical values based on input data. Okay, pagka-click nyo, lalabas na dito yung ating mean, X bar. Okay, ang mean natin is 67 over 7 or that is 9.57. Tapos, summation of X, 67. Summation of X squared is 759. Tapos, sigma squared X, ito yung ating population variance. Huwag nyong kakalimutan. I-convert nyo lang later on ito decimal place. And then, ito yung ating population standard deviation, sigma X. Tapos, S squared X, ito yung sample variance natin. SX, ito yung sample standard deviation. And N is the total number of observation. Ngayon, dito sa mga sumusunod na value, ito na yung ating 5-number summary. Yung minimum value natin, which is 4. Ang Q sub 1 natin is 5. Ang median natin or Q sub 2 natin is 10. Q sub 3 is 13. And the maximum value is 16. So as you can see, isang inputan lang natin, kinompute na niya yung iba't ibang klase ng statistical data natin. So kung alam mong gamitin ito at may ganitong calculator later on pagdating ng exam, you can use this application. Okay, let us have another example para mas maintindihan nyo. Gamitin natin yung pangalawang example natin. Ngayon, kung mag-i-input ka ulit ng panibagong data, ang gawin mo lang is press AC dalawang beses. Okay, and then click mode ulit. Ibalik mo muna sa math for general calculation. Tapos, i-AC mo ulit para mag-refresh. Okay, para tapos i-click mo ulit yung mode. Balik tayo sa stat. And then, one variable or single variable X ulit ang piliin natin. Then, makikita nyo lalabas yung table na ginawa natin kanina. So, ang gagawin natin is i-delete lang natin yung mga in-input natin. Tapos, i-input natin yung panibagong data. Okay, yung pangalawang example natin sa variance, yung ungroup data natin, i-input natin. So, 199, that is 145, 123, 167, 145, 191, 182, 178, and then we have
162 and 151. Ngayon, i-double check nyo kung tama ba yung na-input nyo na data. Kung na-double check nyo na, press AC, tapos shift number 1. Okay, and then, one variable calculate, displaying statistical values based on input data. I-click nyo yan. Pagka-click nyo, lalabas na yung value ng mean natin, which is 1,643 divided by 10, that is 164.3. Summation of x, ito, summation of x squared. Population variance natin, which is 505.81. Okay, and then, population standard deviation, sample standard deviation, sample variance, sample standard deviation. Ito pala yung S squared yung sample variance, ito SX. Ito yung ating sample standard deviation, and N is the total number of observation. Minimum value natin is 123. Ang max, Q sub 1 natin is 145. Ang median is 329 divided by 2. You can calculate it na lang later on. Q sub 3 natin is 182, and the maximum value is 199.